1995, dito sa bahay na ito, sa Barangay Dita, Santa Rosa, Laguna, nangyari ang tinaguriang Payumo Massacre. Pero nooy, himalang nakaligtas ang isang miyembro ng pamilya. Sa loob na mahigit 19 na taon, namuhay siyang walang naging karamay sa buhay. Sa ganitong sitwasyon, paano nga ba babangon sa trahedya? Gandang araw! Ay, Sweet! Matagal na yung insidente, Sweet. Kumusta ka na? Okay lang po ako. Siyempre po, nung una, hindi ko pa po matanggap. Pero, hindi pa rin mawaglit sa isip ko. Yung mga nangyari, hanggang ngayon, masakit pa rin. Kahit sabihin natin matagal na, pero masakit pa rin sa loob ko. Madaling araw, noong 9 ng Setyembre taong 1995. Nanggaling raw noon ang pamilya Payumo sa acquaintance party na nakatatandang kapatid ni Helen Grace o mas kilala bilang si Sweet. Dahil dito, pasado alas 12 na nung sila'y matulog. Pero dakong alas 4 na madaling araw. Nung una po, syempre po hindi pa po ako lumabas na ano ng kwarto kasi po ano para po kahit po para po naguguluhan po ako kung ano po nangyayari dun sa loob. Kumain. Sinundan raw ni Sweet ang ate niyang lumabas ng kwarto. Nuuwi, gulat na gulat siya sa nakita sa kanilang sala. May ibang tao po, tapos nakagapos na po yung mga kapatid ko. Yung mami ko, nakahandusay na din sa may CR. Kapatid ko, ate Joanne ko, din sa sofa. Tapos yung ate Maan ko naman, inatali pa lang. Tapos yung kuya ko naman, nakatali na. Pagkakita sa kanya ng mga lalaki, agad daw siyang iginapos ng mga ito. Pinadapa po niya ako, tapos tinali po muna. May binabanggit ba siya? Meron po. Ano? Nung pinadadapa po ako ng suspect, sabi po sa akin, kailangan namin itong gawin sa inyo kasi may kasalanan ng daddy niya sa amin. After noon, kinalagkad na kaming apat na babae din sa master bedroom. Tapos ayun na yung ano, yung time na sinaksak na kami. Yung panahon na yun wala ka nang naisip ang mga kakasurvive ka pa sa dami na saksak na inaman. Siguro po, naisip ko rin po na hindi na po ako mabubuhay kasi po, para pong pila sa Diyos ko na lang po kung ano po yung mga. Sa loob ng mahigit 7 oras, walang nakakaalam sa nangyari. Mabuti na lang at nagprusisa ang kanilang mga kapitbahay. Pagdating sa kwarto, tinignan ko yung mga bata, tinignan ko, alam kong parang mapatay na May mga tips sa bunganga, may mga saksak, may mga basagang mga ulo. Si Ginang Nancy Payumo, ang panganay na si Joanna Rose, si Maria Angela at John Anton. Sila ang mga walang kalaban-labang biktimang napaslang sa malagim na Payumo Massacre. Pero sa di inaasahan, ang bunsong si Helen Grace Sweet Payumo, nanuoy 11 taong gulang pa lamang, himalang nakaligtas sa krimen. Kaya naman, siya ang naging susi upang matukoy ang mga salarin. Kilala mo yung mga suspect? Bali po, kumpare po kasi ng daddy ko yon, mga kaibigan po ng daddy ko yung gumawa. Pinangalanan niyang suspect bilang si Maximo Delmo na di umano'y malapit na kaibigan ng kanyang ama. Nasangkot rin sa krimen sina Edmond Delmo at ang magkapatid na Danilo at Francisco Kit Lapis. Nasuportahan pa ang salaysay na ito na Sweet nang magbigay ng kanyang extrajudicial confession ang isa sa mga suspect na si Danilo Lapis. Naririnig niya na mayroong sumisigaw sa loob ng bahay. Pero yung kabuuan ng pangyayari ay hindi niya ma-describe lahat yung nangyari sa loob. Dahil sa salaysay na ibinigay ni Sweet at sa extrajudicial confession ni Danilo Lapis,
Sinampahan ng kasong multiple murder at frustrated murder ang mga suspeka. Noong March 20, 1997, nagbaba ng desisyon ang Branch 24 ng Binyan Regional Trial Court. Finding the accused Maximo Delmo, Francisco Keith Lapis, and Edmond Delmo guilty beyond reasonable doubt as principals. Pinabura naman ng Korte Suprema ang desisyong ito. Gayunman, pinawalang sala ang akusadong si Danilo Lapis dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ang naging parusa sa mga sentensyadong si Maximo Delmo, Edmond Delmo at Francisco Keith Lapis. 19 na taon nang nakakulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ang tatlong convict. Sa loob ng mahabang taon, paano ka ngayon bumabangon sa trahedya na nangyari sa iyo? Nagdadasal lang po ako. Tapos, aside po sa mga family ko, kahit po wala na po sila, yun pa rin po yung inspirasyon sa akin para po bumangon. Tsaka po para din po sa sarili ko kasi kung hindi po ako babangon, wala po mangyayari sa akin. Narito ang kwentong krimenga, tampoka ng inyong ABS-CBN, SOCO.